natin na mag-isahan yung ating team, no? Okay lang. So, sino dito ang may mukha? Okay, lahat ba kayo may mukha? Papa! Mabuti naman, nakakatakot yung mga aking mukha, no? Okay, so pag sinabing face, ha, ito yung ating team, ha, face the book. So alam niyo yung Facebook, si Kantian, kaso hindi lagi nakakabukti. Kaya ang ating team is face the book. Ibig sabihin, hakapin niyo ang libro. Anong libro to? Hindi basta-basta libro to. Ang libro na ating hakapin ay ang Biblia. Ano ba ang Biblia? Ito ay salita ng Diyos. Okay, alam niyo ba yung sabihin na yung face? Hindi lang sa mukha, ibig sabihin, harapin niya sino may problema dito. Sino? Ay, konti? Yung mga adult, wala? Yung kabataan, lahat tayo may problema na, di ba? Ang hirap. Pero, dapat nating harapin. Ano sinasabi dito? Pag sinabing harapin, pag sinabing face, yung verb niya is harapin. Ayun, nasabi sa English, ha? Makinig ha, nasabi sa wikang English, okay, how can you face the problem if the problem is your face? I guess you will. So ang hirap harapin ng problema mo yung mukha mo, di ba? Joke lang yun. Pero sino dito ang pogi, magandang lalaki? Kanina nabibigla ako dun sa bye-bye sa ako kung dito ko kayo parang maganda dito sa maganda lalaki. Pero anong problema may problem ang hindi nakapagin. So kanina lang nabasa ko isang kabataan o 33 years old pa lang magpakamatay. Okay? 33, ilang taon na si Alex? 15. Si itong mga lalaki yan to, nakipag-baya, sino naging bayo sa inyo? Ayan. Ang pangalan mo kuya? James? Abril! Ito? Michael! Okay. So 33 years old lang, nagpakamatay. Okay, sinasabi ko kanina si Lindsay, nito kanina si Darin, saka si Ben Burr. Sabi ko sa kanila, nung ako'y grade 4, sino grade 4 dito? Sino mas bata pa sa grade 4? Grade 5 po ako. Yan. So grade 4 ako, hindi ko makakalimutan yun. Ang idea, kala mo, grade 5 siya, namatay na. Bata pa. So nag-iisip ako nung pambira, ganun pala yun. Kahit bata ka, kahit sino sa inyo dito mga bata, pwede kang buhayin ng Panginoon. Sige, ang Diyos na nagbigay ng buhay, pwede niyang kunin yan anytime. Okay? So kaya nga, kailangan natin harapin ang problema niya. Kanina, nasolve yung aming iba sa inyo, parang niya dito. Hindi ba mamaya yung mga hindi paligtas? Sino ang ligtas na dito? Sigurado sa langit. Hindi ba mamaya siya lang kayo, ha? Pagkakain niyo. So ngayon, ang usapan natin ko na yung mga problema ng kabataan. Okay? So kailangan ng problema, hakapin. Hindi mo pwedeng taliguran. Pag tinaliguran mo yan, ano? Hindi yan masosolve. Okay, so alam niyo ba yung prodigal son? Yung kwento ng napakalungkot na kwento ng prodigal son. So meron daw dalawang anak. Yung isang anak ay mabuting anak, yung isang masama, tamad. Okay? Tapos, binuha niya na lahat ng kayamanan niya. Bandang uli, inubos niya. So, ang ginawa niya doon, sabi ng babae, ng sugal. Okay? Gagawin niyo ba yun, mga bata? Kung laki na? Walang direksyon ng buhay. Bandang uli, sobrang gutom niya. Gusto niya na agawan ng pagkain yung baboy. Ganun katindi. Kaya kayo mga bataan, huwag kayong iisipin na yung buhay niyo ay parang wala lang. Hindi niyo iniisip kung anong gagawin niyo bukas. Hindi niyo nga iniisip yung gagawin niyo ngayon. Dapat niyo gawin ngayon. Ngayon mismo. Makinig, di ba? Mga bata. So, yung iba hindi nakikinig. Ganon. Hindi alam kung anong dapat gawin sa buhay. Kung nasan siya ngayon.
Anong dapat kong gawin? Nasa church ako, dapat makinig ako. Iba yung iba, hindi alam. Makikipagdaldalan pa. Nagsasayang ba tayo ng oras dito? Diba? So, nagsasayang ka ng oras mo, hindi ka nakikinig. Okay? So, ganun yung nangyari sa prodigal son. Banda ko yung nakakaawa siya. Bawo-bawo niya na. Mayaman sila. Kaso bandang muli, nag-hirap siya kasi hindi niya alam na dapat pala yung utak niya, okay, pinupuno niya ng salita ng Diyos, alam niya yung gagawin niya sa buhay niya. Bakit? Kasi yung mga kabataan katulad niyo, pag hindi kayo nakinig, alam niyo ba gagawin niyo sa buhay niyo? Alam niyo ba? Kung walang adult na, ay, sa bawang ayon yun. Diba? Salamat niya may magulang kayo na sila na yung nag-iisip kung nakakainin niyo mamaya. Diba? Eh, paano kung hindi niyo alam? Hindi din alam na magulang niyo, di mamaya hanapin yung pagkain niyo, di ba? So, ang buhay na walang direksyon, walang patutunguhan. Okay, naitindihan niyo ba yun? Sabihin niyo nga, walang patutunguhan. Walang patutunguhan. Sana hindi kayo gano'n, okay? So, ngayon, ano mga problema na yung people ngayon? So, kanina, salamat sa Panginoon, nandito kayo, amen? Amen! Andito kayo, hindi dahil may kainan, sana, no? So, may kainan din tayo, pero I believe kanina yung magulang ni Denzel tsaka ni Dari, nakausap mo mismo si ate, ano, sa pangalan na Amaya. Ha? Hindi na kahiya, ano yung mga mo? Ano na? Dolo, yan. Bilis ko makalimot eh. Sabi niya talag, tuwa-tuwa si ate Dolo eh. Sabi ko, may salita po ng Diyos doon kahit ng game. So, sige, mapadala ko na. So, ganun yung mga kabataan nandito kayo, piniyaga kayo ng magulang nyo, okay, nasa mabuti kayong mama, amen? Nasa mabuti kayong lugar. Pag nasa church kayo, na totoo, nagtuturo ng salita ng Diyos, yung tunay, ha, yung kaligtasan. Marami na hindi na nagtuturo niya, hindi nila lang, ligtas sila. Iba nagtuturo, si Kristo, tao lang. Yung mga ganun, sablay-sablay, okay? Pero yung mga kabataan, parang kanina, ano ang problema nyo, pagkain, diba, boyfriend na ang problema. Apiya, huwag mong gawin yung ano, ha? Huwag mong natutuhanin, ha? Okay, kasi kailan. Okay, ito yung ating verse. Okay, yung itong Proverbs 3, verse 5 and 6. Ano sabi dyan? Pakibasa niyo, ready? Go! Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Lakas pa. In all thy ways acknowledge him, then he shall direct thy paths. Okay, ulitin pa, isa pa. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. So sa Tagalog, magtiwala sa Panginoon ng iyong buong puso. Okay? At hindi ka, huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Katulad ng mga batang ito, parang wala, bata pa, wala kang masyadong alam. So kung nagtitiwala kayo sa sarili nung alam nyo lang, tapos may mga matanda dyan, may gagabayan kayo, hindi nyo alam, sila pa rin nakakalam ng tao. Okay, kaya dapat makinig. Okay? Sabi dyan, in all thy ways acknowledge him. So, dito pupunta to. Ito papasok ng ating team. In all thy ways acknowledge. Sabihin yung face the book. Ibig sabihin, harapin mo. Huwag mong pabayaan. Nasaan mo yung Bible ko? Kami kasi may nagsabi dito. Eh, meron na kaming ganyan. Binabasa mo ba? Sino ba yun? Sino ba rin ang nakakita sa amin doon? Wala. Hindi, wala eh. Ito ba yun? Ito. Ano pangalan mo? Liam. Liam. Okay, binabasa mo yung Bible mo. Yung mga binigyan namin ng Bible, hindi muna yan. Okay, may nagbayad yan. So, kailangan niyang basahin nyo kayo, makikinabang. Maraming manluloko sa labas. Paano nyo malalaman na niloloko na kayo? Kung di nyo alam yung totoo, di nyo malalaman na niloloko na kayo. So, dapat basahin nyo ng basahin yan, okay? So, ngayon, meron lang akong dalawang points, dalawang sub-points na pangahaba. O, babasahin nyo ng mabilis sa inyo. Pero ang pinakabuhod dito, ay, paano tayo magkakaroon ng tamang daan? Paano natin malalaman yung dapat natin gawin sa buhay natin? Okay? Pwede to sa mga bata, pwede sa mga tanda. Sa mga adults po, ang aming panalangin ay pagkatiwala nyo lang po yung mga anak nyo sa amin,
Kumuha natin sila ng Bible. Sigurado sila ay mapapabuti. Amen? Yung mga dalagan to. Sino pinakamatanda sa inyo? Si Jane ba yan? Ay, hindi. Usap ko rin si Jane. Si Jane ay... Hindi na si Chismis, ha? Pero si Jane, bata pa naman siya, 21. Okay, pero may anak na siya. Okay lang yun. Pero tinanong ko siya sa kanyang asawa, medyo hindi siya makasagot. No? So hindi ko alam ano nangyari, hindi ko siya gusto ng chismis. Pero mga kabataan, mahirap ang buhay. Amen? Mahirap ang buhay. Pag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, doon mo nalang marirealize, napakahirap ng buhay. Paano kayo babalik yung mga pagkakamaling ginawa ko? Paano? Hindi na, mahirap na. Kaya sabi, magtiwala tayo sa Diyos. So, number one, ang Diyos ang nakakaalam ng tamang daan. Okay, sabi ni Jesus, ang sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan at ang buhay at ang daan. Siya mismo yung daan, katotohanan, buhay. So dapat makilala niyo si Jesus Christ. Kung sino ba siya, parang ako, hindi po. Si Jesus ang pinakamatapat na kaibigan na pwede kang magkaroon. Okay, kahit matanda ka na, bata ka pa, pag nakilala mo si Jesus, siya yung magsasabi ng tamang direksyon. Okay, kilala niyo si Jesus, mga bata? Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus? Alam mo ba, si Jesus, nung bata pa siya, napakasunurin niya yung bata. Yung nasabi sa Bible, napakamasunurin niya. Okay, nung lumaki siya, matalino siya. Matalino si Jesus. Kaya kung gagayahin natin siya, makinig tayo, okay? Ito yung mga sinabi ng Bible. Marami ito. Sabi niya, the Lord knows the right path. Siya'y nakakalam. Sabi sa Psalms 25:4, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Kumuha mo ko, sabi ng psalmist. Lord, kung sino gusto matuto dito? Lahat tayo dapat, matanda, bata, okay, matuto. So, sino ang papakita na ng salita ng Diyos? Sabi sa Psalms 25:10, all thy paths of the Lord are mercy and truth. So, sabi, lahat ng katuwiran, lahat ng direksyon sa katuturo ng Diyos ay katotohanan. At sabi doon, mercy, kasi nga, minsan kailangan natin patawarin. Kung mga ito, minsan nangirap, tsagtsaga, yung mga bata, di ba? Pero kung ikaw ang magulang, mahal mo sila, lagi yun yung pagtsatsaga mo. Andun yung pangunawa, mercy. Huh? Sabi sa Psalm 27, teach me thy way, O Lord, tuluan mo ako, lead me in a plain path because of my enemies. So ngayon, may mga wala pa kayo kalaban siguro, mga bata pa kayo. Pero pag may kalaban ka, mahirap. Okay? So, kailangan mo ng paggabay ng Diyos. So, medyo mahaba. Pero sabi lang dito ay, many people shall go and say, come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the Lord, the God of Jacob. Sabihin, gusto niya pumunta doon sa Diyos. No? And He will teach us of His way. Pag pumunta ka sa Diyos, tutulungan ka niya. Kaya isa sa mga lagi na sinasabi, in-invite namin kayo dito, wala namang bayad sa church. So, punta lang kayo. Punta lang kayo dito, tutulungan kayo ng salita ng Diyos na hindi nyo makikinig sa labas. Hindi pareho. Alam niyo po ako, ayaw kong magpasto, pero nung naintindihan ko yung bagay na to, nakulang-nakulang yung nagtuturo ng salita ng Diyos na maayos. Sabi ko, Lord, paano to mga to, mga taong to? May nalilis kami, kaso hindi ganun karami. Pero nung pumunta kami sa San Mateo, kahit paano, ay nagtuturo na ng Bible ngayon dito. Okay, kung tuwa pa kayo, sana nagtuwa kayo. Kaya sabi dyan, yun, sabi niya, Lord, tutuan mo kami. Ganun din sa Isaiah, the same, the Lord is making way in the sea, and apart in the mighty waters. Sabi niya yun ba yun? Ang Diyos daw, kahit sa dagat. Sinong daan sa dagat? Sinong naglalakad sa dagat dito? Si Moise, tama, di ba? Diba, sinong gumawa nun? Ang Diyos. Dahil sila'y papatayin ng kalaban nila, wala na ibang daan sa dito bundok, sa likod nila, inabot sila ng kalaban nila, papatayin sila. Ang Diyos ang gumawa ng daan. Okay? Kaya ang Diyos, siya yung gagawa ng daan para sa ito. Para sa atin, amen. Okay, sabi dito, hindi tayo. Ano pa? Pangalawang bagay, okay, sige, ang Diyos ang nakakaalam. Okay, naintindihan nyo yun? Ang Diyos ang nakakaalam ng tamang daan. So, pangalawang bagay na lang, patabos na tayo. Paano ko makukuha yun?
How can we get God's direction in our life? Paano ko magagawa ang Diyos na, Lord, ituruan mo ako, Lord. Lord, i-direct mo ako, hindi ko alam kung tao sa kaliwa o sa kanan eh. Paano natin gagawin ang Diyos na i-guide tayo, okay? So, ang Diyos ay gusto tayo i-guide, pero ang tanong, paano yun? So, number one, sa sabi sa ating verse, acknowledge Him and He shall direct our path. Ano yung sabihin acknowledge? Okay? Pag sinabi niya acknowledge, sinasabi mo, Lord, tama ka, parang gano'n. Yun yung pinaka-basic. Mamaya yung magtitiwala tayo sa nasabi dito, acknowledge may sinando din, may iniquity, have I not hid? So itong mga tao na tinutuuan ng Diyos, una sa lahat, ang dapat mong gawin, aminin mo, mga kasalanan ka. Aminin mo, hindi ko alam ang gagawin ko. Aminin mo, na bata pa ako, Lord, yung tatay ko. Hindi rin alam yung gagawin sa buhay, lalo pa ako, di ba? Di ba? Sino dito yung matalino yung tatay nyo? Kita nyo na, wala. Mas matalino yung tatay nyo sa inyo, di ba? Pero minsan, kahit ako, dumating ako sa panahon na yung tatay ko, di nyo lalang gagawin sa akin. Kasi nga, ganun ang tao eh. Nung first time yung naging anak, sila first time nilang maging magulang. Yun ang totoo. Dati lang din silang bata, natuto sila ng konti, medyo tumangkad, lumaki. Uy, nagulat, may anak na ako. Anong gagawin sa anak ko? Hindi ko rin alam. Okay? Kaya una yan, para matuto ka, aminin mo, mga kabataan, na ikaw ay, walang alam, hindi ko alam yung gagawin ko. That's number one. Ito yung lang. Sabi nila, acknowledge my transgression before and my sin before me. Sabi sa Jeremiah, ganun din. Only acknowledge thy iniquity. Ibig sabihin nun, tanggapin mo na kasi. No? Medyo matanda ka na, nakikita mo na yung ginawa mo kasalanan in the past. Diba? Kaya ako ganito, kaya ganito ang katayuan ng buhay ko, kaya ako may kilala kami na may bali. Okay, ibang bata, nabalikan. Bakit ang hina mo? Ba't hindi ka makapagtaba ako? Kasi nung bata ako, kung anay laro ako eh. Sa akin, magbasag ulo pa ako eh. Anong basag ulo dito? Wala naman sana. Okay? So kayo, magsisisi ka pag nabalian ka na, ang hirap na lang makarecover. So acknowledge mo na wala kang alam, acknowledge mo na kailangan mo ang Panginoon. Amen? Amen. We acknowledge, O Lord, our wickedness and iniquity of my fathers. Importante din to. Kasi minsan, kaya nasa katayuan mo ikaw, okay? Kaya ganyan ka, ano man yan. Isipin nyo na, baka sabihin natin, kayo ang manakit na tao dito. Pero ito, katotohanan, sabi dito. Sa Jeremiah, sabi dito, minsan kaya ka makulit kasi yung tatay mo, makulit din. Kaya ka hindi ganun katalino, bakit? Kasi yung tatay mo, ganun din. Bakit mahilig ka ng babae? Kasi yung tatay mo, ganun din. Bakit tamad ka? Kasi yung nanay ko, tamad din. Tama ba yun? Bakit hindi kilala ang Diyos ngayon? Bakit yung ibang bata, kilala nila ang Diyos? Parang si Ate Jamie Alina. May soul winning, hindi ko nga alam yun eh. Diba? Kasi yung mga tatay, nanay natin, nagulang na sila. So ngayon, ano gagawin nyo? Okay, kayo na mismo, magpakatino na kayo. Kasi magkakaroon din kayo ng anak, anong gagawin sa anak nyo? Hindi nyo rin tutuhan ng tama pag hindi kayo nagtinong ngayon. Ganun lang kasimple yan. Kaya sabi dito, we acknowledge our wickedness and iniquity of our fathers. So tanggapin mo yun na nagkasala. Sabi niya, for we have sinned against thee. Pag ikaw ay may kasalanan sa Diyos, ang hirap makabangon. Pati mga anak mo, kasama yan. Kasama yan sa magkakaroon ng problema. Sabi niya sa Jeremiah 24, thus saith the Lord, the God of Israel, like these things, so will I acknowledge them that they are carried captive of Judah. So yung nangyari sa kanila, kinausahan na sila. Okay, sino dito yung tuwa-tuwa sa buhay nyo? Kanina, sino may maraming problema? Yung walang pampaaral, sino dito? Buti nga kayo yung gobyerno, libre na eh. Ha? Pero minsan, di ba, ang sikip sa classroom. Para ayaw mo pumasok, may mga kilala akong gano'n, di ba? Mainit, tapos minsan hindi nakapapasok yung teacher. Bakit? Kasi nag-visit ka rin sa inyo. Ang ingay nyo, di ba? Nakapasok ako doon sa public school sa Maynila. Kasi nga, ganun din, nag-preach kami. Ang bira. Buti na lang, matapang yung kasama ko eh. Ang ingay ng mga bata, ano ka magsisimula na magturo ng salita ng Diyos? Mas mayat maya, sinusuway. Yung iba, puro kalokohan yung sinasabi. Tatanungin mo na si Diyos, o kalokohan na sabihin, paano matututo yun? Diba?
ako, inaano ko yung mga anak ko niyan. Tinitrain ko yan. Di pwede yan. Loko-loko sa akin. Nakikita nyo yung pamalo ko dyan. Pwede yung bambay ko, ha? Yung pamalo ko dyan. Pangako, ha? Para lang alam ng mga magulang din dito. Diyan sa taas. Yan, sa mga tiyo. Sino gusto na sample? Dalawa yan, dalawa. Okay, yan sabi dito. Isaiah 33:13, malapit na, kain na tayo. Hear ye that are far off what I have done, and ye are not near, acknowledge my might. Asa na? Wala? Inagtago, kita mo na, inagtago. Yan. So, dalawa yung pangalo ko dyan, isa makapal, yung isa manilis lang. So, kasi according to the Bible, kailangan paluin yung mga bata. Pinapalo ba yun? Very good. Sabi niyo sa pagulang nyo, very good ka daw tayo. Sabi ni Pastor, very good ka. Kasi kailangan yun. Sabi sa Bible, yung pinabayaan na sabi, the son that is left to himself, sabi doon, may problema na nanay niya. So, sabi sa Bible. Okay, umayos kayo, hindi mo makapangin dyan. Sabi sa Hosea, I will go and return. Ay, dito tayo sa Isaiah. Sabi dito, acknowledge my might. Ano yung sabihin nun? Sinasabi ng Diyos, malakas ako. Malakas akong pamalo. Kasi sabi ko sa anak ko. Ngayon, masaya ka kasi hindi kayo lagi pinapalo eh. Hindi naman lagi papalo eh. Mahal natin ang anak natin eh. Pero misa-misa, nire-remind ko siya, malakas akong pamalo. Di ba, naramdaman mo? So, minsan-minsan, aalalahanin natin, lalo itong mga kalalaki yan, minsan matatapang itong ewan eh. Diba? Kasi nga, lalaki na, sino mas matangkad sa nanay niyo? Buta, mas malakas na sa matangkad doon sa nanay niya. Takot na siguro panuhin ka ng nanay mo, diba? Pero sabi dito, ang Diyos, ang mamamalo sa'yo pag ikaw ay nagkasala. Andahan niyo yan. Sabi dito, ang Diyos ay malakas. Hindi mo siya pwede pa. Nanay ko, mas malaki na ako, pero pag ang gusto na maharo sa'yo, tapos ka. Sabi sa Hosea 5:15, I will go and return to my place and acknowledge their offense. So sabi doon, kailangan nyo aminin na kayo ay mga salanan muna. Pag hindi, walang mangyayari, okay? So napakarami sa New Testament. So, dito pinapalabas yan si Ezekiel. Makita nyo si Ezekiel, good boy na yan. Kasi dati, pinalabas ko yan eh. Okay? Pero ngayon, mabait na turo na siya, di ba? So, very good. Ganun kaya mga bata. Ako, minsan, kailangan kasi yun. Maybe pinalabas na ako dito, sayang mo yung pagkain, di ba? Hindi lang yung pagkain, di ba? Nakakahiya din. Ako, nung bata ako, isang mga ginagawa sa akin, di, siyempre, pag wala ka sa akin, pinapatayo ko sa akin. Hindi ko makakalimutan, nakakahiya pala yun. Dito mo sila, nag-aaral ko, nakatayo ka sa akin, nakaganyan ko ba? Ako, huwag ka matuwa, di ba? Nakakahiya yun. Okay? Sabi dito, if any man think of self, be prophet and spiritual, let him acknowledge that the things I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, nung si Paul, inuutusan niya itong mga Kristiyano nung unang panahon, no? Sinasabi ito ni Paul, pero ito sinabi ng Diyos, yung sinasabi niya. Hindi ko lang sinabi ito dahil si Pastor Reza ay magaling, napakatalino. Kaya alam niya, hindi. Ito yung mga salita ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo, malilayan. Sabi dito sa Colossians 2:2 that their hearts might be comforted, being in together in love and all riches, a full assurance of understanding, yun. So may pangunawa ka bakit? To the acknowledgement of the mystery of God. Pag naiintindihan mo ang Diyos, parang nakakalam ng lahat ng bagay sa buhay mo. Pag ito, pag may mga classmate ako dati, alam ko rin, hindi maiging ano eh. May mga classmate akong ganun, na walang mangyayari sa buhay nila. Okay, hindi ko kayo dinidiscourage, pero dapat naiintindihan itong mga bata. Pag ikaw yung bata, hindi ka marunong makinig. Ang dami ko nun, yung isang, inuulit ako sa Facebook, alam niyo bakit inuulit ako sa Facebook? Dinibentaan ako ng bagay na hindi ko naman kailangan. Tapos bandang muli, galit sa akin kasi ayokong bumili. Gusto niyo ba yung ganon? Again, hindi po ako nalalahit ng pagkatao. Baka may kilala kayo, baka kayo din yung ganon. Kaya nandyan sa mall, nangungulit. Kuya, bili ka na nitong ano, credit card, kung ano man to.
Alam mo, pag nakatapos ka ng doktor, nari, mga bata, ikaw yung hahanapin ng tao, nasa ko si doktor, ang tagal naman ito. Ang aga pa, nakapila na yung mga yun para makita ka lang. Pagkatapos, babayaran ka pa ng malaki. Gusto niyo ba yun? O gusto mo, ikaw yung mahapon sa, sir, bili ka na ito, bili ka na ito. Sir! Eh siyempre, ang daming tao. Ang hirap ng ganung bagay kasi sa umpisa, hindi nakinig. Kala niya, alam niya lahat. Sabi dito, whosoever denied the Son, the same, but not the Father, he that acknowledge the Son as the Father also. Ibig sabihin, kilalanin mo si Jesus, hindi mo naupo mo yan. Sabi ko kanina, hindi nagpakamatay si Jesus. Okay? Ang sinasamba namin dito, si Jesus Christ. Pinaglilingko na namin siya, hindi siya bastusin. Okay? Hindi siya katulad ng ibang churches, na ginagawa siyang bastusin, ginagawa siyang long hair. Iniwala ba kayo si Jesus, long hair? Ha? Alokohan yun, kulot pa. Tapos may make-up up pa. Kasi nakakasawa ko pag nakakita ko ng gano'ng isang na talaga. Makikita niyo yung mga post ko sa Facebook, kaya galitan niyo ako yun. Kasi lolo ko nila yung mga tao. Okay, yun yung number one, pangalawa, tapos na tayo, okay? Una, paano ka magkakaroon ng direksyon? Ang Diyos ay nakakalam na ang direksyon, okay? Una, i-acknowledge mo siya, at least, and at the least. Ay, si Jesus pala yan. Dapat makinig ako. Ay, church pala ng Jesus Christ yan. Dapat makinig ako. Dapat pumunta ako. Dapat magsipag akong basahin yung salita niya kasi ina-acknowledge ko siya na siya yung matalino, siya yung magaling. At ako, hindi ko lang gagawin ko. Okay, pero yung pangalawa, ito yung mas malalim na. Dapat mo siyang pagtiwalaan. Okay? Pag nagtiwala ka na, sabi sa verse natin, as in the Lord, with all thy heart, and lean on thy understanding. Pagtiwalaan mo siya. Actually, napakarami sa Bible ito, paulit-ulit. Pagtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, paulit-ulit. At meron lang ako dito ang konti. Sabi dito, it is better to trust in the Lord than put confidence in man. Yan ang central verse ng Bible. Okay, yan yung nasa gitna ng Bible, yan. Yung verse na yan. Sabi dito, in thee, O Lord, do I put my trust, let them never put to confusion. Okay, pag nagtitiwala ka daw sa Diyos, hindi ka malilito. Okay? I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, I will trust in Him. Okay, magtiwala ka sa Diyos. Sabi dito, sinong takot sa Diyos? Sumunod kayo sa Diyos. Hindi kayo lalakad sa katiliman. Okay? So marami ito eh. Sabi dito, trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is our everlasting strength. Sino malakas dito? Sino kailangan niya ng superhero kumari? Kaya tuntuan tayo sa mga superhero kasi lalakas nila kumari. Di ba? Sino sila malakas na ngayon? Power Rangers. Ano ba? Sama-samahin nila at yan. Wala pa rin yung sinabi sa Diyos. Kasi actually, nasa utak lang ng mga tao yun. Ngayon mo? Tumaling lang yun eh. Diba? Tumaling lang yun. Sabi sa Bible, as for God, His way is perfect, the world, the Lord is right. Subok na ang Panginoon. Sabi dito, He is a buckler to all the world. Pag may tiwala ka daw sa Diyos, para kang may panangga, at may tiwala ka sa Diyos. Sabi ito, commit thy way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring ito. Kahit ano pa yung problema, magtiwala ka na sa Diyos, lilipas lang yun eh. Okay? Sabi sa Bible, the righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory. Pag matino ka, bandang uli kayong masaya. Amen. The fear of man bring it a snare, and a snare. Parang clap. Okay, meron kami pag-pag ng daga dyan eh. Okay? Pag takot ka daw sa tao, matatrap ka. Okay, parang yan, kumari, meron, sino bang ano dito? Sino ba dito? Tawag dito.
Siga-siga sa inyo. Sana wala. Pero nung una sa amin, dati ano yan eh. Misa kahit pag magka-classmate kayo, ikaw yung pinakamalaki, siga-siga ka, di ba? Pag takot ka raw dyan, naalala si David and Goliath. Apo. Sino yung malaki? Goliath. Sino yung bida? David. Sino nanalo? David. Anong ginawa niya? Shoutout din siya, di ba? Kaya kasama niya ang Panginoon. Sabi doon, I come to me with spear and sword, but I come to you in the name of the Lord. Kaya siya nanalo. Andahan niya, mga bata, pagkasama mo ang Diyos, walang tatalo sa'yo. Kaya huwag kang matakot sa tao, sabi, whoso put and distrust in the Lord shall be saved. Okay, so pabisa tayo. Okay. Sabi sa Romans 10:9, that you shall confess thy mouth, the Lord Jesus shall believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shall be saved. Magtiwala ka sa Diyos. Kung sinabing believe in thine heart, magtiwala ka. Okay? At sabi rin dito sa all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Ibig sabihin nito mga kapatid, mga bata, sino magtuturo sa iyo pag di mo alam yung dapat mong gawin? Si Jesus. Okay, tama yung magulang, si Jesus. Kaya sabi dito yung Bible. Sabi, all scripture, ito lahat ay binigay para sa atin para pagbuhaan natin ng doktrina, ng reproof, ng lakas, ng correction. Diba? Minsan, pag hindi natin alam, tuturuan tayo ng tama, correction ang tawag doon. At instruction in writing. Paano ka maiging matuwid pag ikaw ay binigyan ng instruction ng Diyos. Okay? Ang sabi dito sa 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, the maids know that oughtest to behave thyself in the house of God. Okay? So, dapat alam mo paano ka mag-behave. Paano ka mag-behave dapat? Maingay ka ba dapat sa church? Hindi, kasi hindi ka makakapakinig. Hindi lang ikaw, hindi ka nakapakinig. Pati yung katabi mo, hindi nakapakinig. Gusto nang makinig yung katabi mo, ang ingay mo, hindi ka makapakinig, di ba? Kaya sabi dito, dapat alam mo kung paano ka makitungot, alam mo kung paano mag-behave, okay? Saan mo malalaman yun? Sa Diyos din. Sabi dito, which is the church of the living God. Pag nasa church ka, dito ka natututo bakit kaya sila pag word of God na nakikinig. Bakit sila nakikinig lahat? Uy, nakikinig sila lahat. Kasi parang tinuturuan ka lang, no? Kasi yun dapat mo gawin. Kaya yun ang ginagawa ng mga mas mature. Kaya yun yun ang dapat mong gawin. Okay? Sabi dyan, the pillar and the ground of the truth ang church. So, pabusa tayo. So, paano ka daw magkakaroon ng direksyon sa buhay mo? Sino magbibigay ng direksyon? Sino nakakalam ng tamang direksyon sa buhay mo, mga young people? Kung paano ko lalaki, paano ko magkakatrabaho ng maayos? Sino? Mamulang. Jesus, di ba? Kasi si Jesus, alam niyo ba ang daming kalaban ni Jesus? Pinatay niya siya eh. Tapos pinagkaisahan siya, bandang huli, siya yung panalo. Kung alam, kung gusto niyo maging panalo, mga bata, yung victorious kayo sa buhay niyo, kilalaanin niyo si Jesus. Ang nakilala niyo siya, i-imitate niyo, gayahin niyo. Napakabuti nung ginawa niya, makapangyarihan pa siya. Kaya may mga kainan tayo, magtiwala tayo sa Kanya, siya yung tutulong sa akin. Amen? Amen. Okay, so sabi nyo daw, face the book. So, sinong walang Bible dito? Eh, mamaya magkakaroon kayo ng Bible. Amen? Salamat sa pagpunta nyo. Sana pinagpala kayo because may natutunan kayo. Okay? Ang pinaka-importante, take away nyo dito, hindi yung Bible, hindi yung pagkain, hindi yung souvenir. Sana yung salita ng Diyos. Naintindihan nyo na meron pala dito sa material sales, si Dad Giselle. No? Hindi na tayo papaloko. Na malaki lang yung church nila, kahit ano sabihin nila, yun na. Oo, mga nagtuturo pala sa kanila, mga bakla. Papayag ba kayo doon, tinuturo kayo ng bakla? Pero iba sa atin, mapayag daw ganun eh. Ikaw ang makipaglaban kung magulang ka, kung ate ka, kung bundalin yung ano mo, yung mga kapag... Yung pinaka-pogi dito, kaya... Yung kanina, yung mga Koreano, alay ka dito. Yung Chinese. Ang pangalan mo? Alay ka dito kaya. Sige na, sige na.
Sinong pogi na lang dito? Sinong pogi? Bali ka dito. Mga pogi ito eh. Sisigil na. Sisigil, ano pa eh. Makapila pa eh. O, yali ka dito. Ano pangalan mo? Halika, halika. Ay, wala. Mga pogi. Sige na lang. Sisigil. Mabilis ko na eh. Ah, sige. Halika. Mabait. Diba? Pogi-pogi nito, diba? Ah, papayag ba kayo? Pupunta doon sa simbahan na yung leader nila, ano, pedophilia. Papayag ba kayo? Sayang na sayang, di ba? Eh, sabi sila, paglaban nyo yung pananampalataya nyo, paglaban nyo yung spiritual nyo. Paglaban nyo yung kaluluwa nyo. No, oh, kasi yung papayag na lolo ko yun kayo, hindi nyo lalo yung kaligtasan, tapos punta ka pa ng punta doon. Ano ba yun? Diba? So yun lang, magpapay tayo 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 lahat. Magpapay tayo. Let's play. Tayo 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 lahat. Tayo tayo. Tayo tayo. Tayo tayo. Tayo tayo. Lumamig na. Malaya tayo nga naman tayo. Gusto mo ito. Let's play. Panginoon, maraming salamat. At nakita namin, Panginoon, na kayo pala nakakalapitunay daan. Nawa, Panginoon, i-acknowledge namin ang kabalian. Magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Itong mga bata at karamihan, di pa lang gagawin sa buhay. Sa mga binatilyo, dalagita, Panginoon, especially mga kabataan, nawa sila yung magbabayan. Sa mga magulang nila, Panginoon, magtiwala sa inyo, Lord. Ilapit mo lang yung mga bata sa inyo. At kami po'y magtiwala sa inyo. Alamin namin yung sinasabi sa inyong salita. At magtiwala kami sa tama niyong Kristo, Panginoon. Kung wala natin, please na yung pray. Amen! Ano pa? Pag-pray ko yung pagkain, ano ba? Di ba na? Si Father James. Okay, manalangin tayo sa pagkain. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa provision niyo sa amin, pagkain. Bigay ko ng kalakasan sa aming katawan, Panginoon, Panginoon, na after na aming kainan, na aming pagbibigay naman ng mga nanalo kanina, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan nandito, mga magulang. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na tutuon tunay. Panginoon, ang inyong salita po, Panginoon, magpapasangkan sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito. Kayo po ang mag-gabay sa amin, no? Darating pang bukas. At sana, Panginoon, ay ibalik niyo uli kami dito sa darating na lugo, Panginoon, na handa kami, Panginoon, makinig, Panginoon, mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat muli. In His name we pray. Amen! 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 Amen. Kasi yung pagkain, ready na ba? Sa wakas! Okay. Dito lang po kayo, ibibili na lang, ano ba? Ayoko na lang, bibigyan na lang. So yung mga muna yan, mukhang masarap. Dito isa, dito. Lali yung red ribbon.